Namaste, good morning sa inyo lahat. Ayan. Ito po yung ano, susunod nating parte ng PBC 5 Grand Rifle na aking pong gagawin ngayon. So, ito po yun. Naikabit ko na po siya. No, bali hindi ko pula, no, pero ganito po yan. Halimbawa, for example, ito po yung hose. Lalagay po ng super glue to. Kung maluwag man siya, halimbawa, maluwag siya, lagay siya ng konting, bago nyo siya, lagay siya ng konting super glue. Saka nyo siya ipasok dito. Ayan, ganyan, ganyan. Ganyan lang po ta, kaluwag yung ano eh, yung pinaka, ano dito, ito, ito. Lagay nyo yan. Pagkatas po yan, magkakabit po kayo na, ano, ito po, mail adapter. Yan, dyan nakalagay yan. So ang gagawin po natin, siyempre maluwag yan. Lalagyan po natin ng masking tape. Pag puno na po siya at kasya na siya rito, saka yung siya ipapasok lagi sa super glue. Ito na po yan. Kalalabas na yan, ganyan. So ito na po yan. Kung napapansin nyo, nakasaksak na siya. Huwag na hindi nyo po lalagyan ng super glue yan. Kasi po, ang nangyayari po dyan, pag hindi nyo po nilagay ng super glue yan, minsan po ang nangyayari dyan, umuusad dyan. Sa bagay, hindi naman po uusad na yan, gawa na meron na siyang nagkocontrol ng PVC ball valve. Pero lagay pa rin po natin yan para makasiguro tayo na ang ating gawa po ay matibay. Ayan. Hindi po, basta uusad dyan. Bago doon, casting ito, lalagyan nyo rito siyempre. Ayan, lagyan po natin yan para sigurado po tayo matibay. Ayan. Okay po yan, medyo patutuyo-tuyo na lang po natin yan. Sa mga casting, ito yung PVC 520mm. So, ito po yung kailangan natin ipasok dyan. Para doon po sa pinaka, ito po, para dito po sa ating body chamber. Ito po yan. Kailangan po natin ang connector. Papasok po natin yan dito, saka natin i-connect dito. Paputulin po natin yan. Ito yung iduduktu natin. Lagyan din natin siya ng lalagyan po natin siya ng super glue. Ganyan lang po kasimple yan. Ilalagyan niya rin sa loob. Ako nyo lang para siguradong may babaw niya ng maigo. Kasi mahirap, minsan mabisa matuyo agad, kaya kailangan eh talagang pupuktukin agad. Mabis kasi matuyo eh. Kaya tutulungan din natin na makapasok sa loob. Agad. So, dito po yan, susukatan nyo. Medyo mahaba siya. Ikakat po natin yan. Lalagyan po muna natin ng super glue. Okay. Yan po yan, gastig. So, mga gastig, dito po papasok tong hose. Yung po sa mga nagtatanong,
kung paano gawin ng hose. Ito po yun. So, ibarin po natin. Ayan. Pasok po natin ito. Medyo malaki po yung kanyang hose, eh. Medyo mataba. Pero mas maganda kung ang tubo yung ano ay ganito. Matigas siya, malaki, mataba, matibay. Ito yan, plastic. Pag ano, lalagyan niyo po siya ng ano, bombay siya, subukan siyang ano. Kailangan up and down po ang ano niya, labas. Bali ito, lumig to eh. Bali ang bomba po nito, up lang siya, saka lang siya nagkakaroon ng hangin. Hindi ka pass nung tiksa 70 pesos na pump na pang lobo. Up and down, may lumalabas yung hangin. Ito, hindi po ito up and down. Ang hangin lang na lumalabas dito, pag ginaganyan mo lang siya, saka lang lalabas. Pero pag ginaganyan mo, wala. Pero dapat ang tama nga nito, up and down, kailangan may lumalabas na hangin dito. Ang nangyayari dito, pag inihila mo lang siya, saka lang may lumalabas na hangin, palabas. Pero pag binababa mo ganyan, wala. Okay. Okay, ang susunod po na itong gagawin natin dito ay ito pong baril. Ganyan po yan. Ganyan po yan. So ito mga plastic, hindi pa naman tapos to. Napakahaba niya. Puputulan pa natin siya ng yung tabang sukat na request nung nagpagawa sa akin. So, ang isusunod po natin, ganyan pong diskarte niya. Ito pong kasahan niya. Ito yung napakaluwag. Wala pong problema. Maluwag lang siya. So, isusunod po natin dito, yung lagayan po ng denature. Yung lagayan po ng denature alcohol para dito. Ay, mga kastig, susunod gagawin natin. Ito, mga kastig, sa pagwa po ng denature, ng housing niya, ang mga kailangan pong mga materials ay ito po. Ito po ay cap na 40 mm. At ito na po yung coupling na 40 mm din po ito. 40 mm. Ito po, may nakalagay naman po eh. 14 mm. Coupling po ito. At dala pong reducer na may sukat na 32 by 20. At saka isa pong male adapter. So yan po yung mga kailangan niya. So gagawin po muna natin mga casting. Kailangan po putulin natin ito. Kasi ito po yung magdudugto dito. Saka dito. Puputulin po natin mga casting. So, ganito po yung mga plastic. Lalagyan po natin dito yan. Yan po yan. Pwede po yan. So, lalagyan na po natin ng super glue. Yan, lalagyan po natin. Tig, lalagyan po natin ng tape. Kasi nga po, maluwag siya. Pag maluwag po, lalagyan nyo ng masking tape. Para magkasya po doon sa pinaka kung saan nyo siya ipapasok sa loob. Pero bago nyo po lagyan ng tape, lalagyan nyo rin po siya, apply nyo muna yung mismong pinakapalibot nitong PVC, nitong bilog na to, ng super glue. Saka nyo i-apply yung tape para mas matikit po siya. Yan, dito po yan. Kaya siya ipasok din sila sa pinaka-ilalim. Kaya po yan. Nagyan po siya. Kaya ganyan po yan, ang casting. Karas po yan, saka nyo po ito, ano to,
Medyo patutuloy lang natin konti para kumapit siya. Ito na po yung sunod natin gawin. Para dito. Nalagyan po natin ng super glue. Habang pinatutuloy po natin yan lang, yung pangilalim. Pasok po natin dito. Mga kastiga, yan, gagawin natin. Pasok din sa loob. Yan po yan. Tapos nalagyan nila po yung mga palibot ito. Mga palibot. Nalagyan nyo po nito. Kasi napakalaga po ng malagyan nyo po ng, yan, ng super glue itong palibot niyan. Kung for security lang po, masigurado natin. Saka ito po mga nasa ilalim nito, lagyan nyo po yung pinakaduktungan. Importante din po yan, mga casting. Huwag po kayo manghihina yan kasi ano to eh, malaking bahay po ito ang ginagampanan nito kasi siya po yung pinupuntahan ng hangin din mismo. Kung sa bagay, hindi na rin niya, ano, kasi ang nangyayari po rito, hindi na rin po ito para puntahan pa ng hangin kasi mayroon na nga po tayong PVC ball valve na kumokontrol sa lakas ng pressure ng hangin. Hindi na siya pupunta rito. Pero sa akin po, siyempre, mas magalagyan nyo na yan. Gagawa rin lang po tayo ng ilubos-lubusin na natin. Yun naman ay parang din naman sa ating gamit na PVC pipe and driver para mas matibay pa siya lalo. Mga kastigan, okay na yan. Wala nang ano dyan. Susunod natin ito. Itong pinaka itong pinaka 14mm na cap. So, kaya pa sa inyo, hindi na siya kasya kasi nga minsan may mga pagkakataon na talaga hindi siya nagkakasya. So, gagawin po natin yung mga kastig. Siyempre, puputulin na po natin siya. Ikat na lang po natin yan. Gamitan po natin ng matalas na bagay, kutsilyo, ano man yung mga cutter na pwede nyo gamitin para maikat yan. Tanggalin po natin. Ayan. Ayan. So, gawin natin. Lagyan natin ng super glue. Medyo dami-dami natin para pag dami ang pagsapak niya dito, didikit natin sa pinaka-floor dito sa mga gilid na yan. Mas importante po mga casting. Meron kayong PVC ball valve. Ayan, saka pa natin isara may ikit. Ayan po yan, nakakasting. Matikit, wala naman. Ayan po yung talagang number ko na ano, yung kasobrang tikit. Kaya ayaw akong magagawa nito eh. Talaga totoo lang po mga casting. Gagawa nito pang vlog lang talaga. Hindi pambenta. Kahit sabi pa natin na kikita tayo, sige ba siguro, kasi ako talagang pag-vlog lang talaga, hindi ko talaga ako nagbebenta. Kaya pasensya na puro sa mga gustong magpagawa o ano. Ito, kaya ako lang po nagawa to dahil sa kahilingan po, request, wala na po akong trabaho sa ngayon. Kaya nahihilip ako sa bahay, kaya ito, ginawa ko. So, meron tayong napagbigyan sa ating po mga subscribers na gusto po magkaroon ng ganitong klaseng PVC pipe gun rifle. Eh, makastig, okay na siya. Ang susunod po nito ay ito po, gagawin natin. Susunod natin ito. Ito. Pwede lagyan nyo na siya nito. Eh, kanya-kanya madiskarte yan ang pamamaraan ng paggawa. Yan ang shortcut niya, parang hindi na ano. Saksak nyo na agad ito. Ayan. Pagsaksak mo yan, di sa kanyang putuli. Ano po? Ayun, kalkulado ko na naman yan. Para dito po yan. Kita niya mga kastik.
para dito yan. So, lagyan natin ng super glue. Automatic po yan pag tayo nagduduktong. Eh, hindi pwedeng mawala ng super glue. Kasi pag nalimutan yan, sabog ang inyong lagayan. Yung housing ng denature nyo. Ipasok po natin yan ngayon. Hello. So, kailan mas maganda kung hanggang dito. Para itong mismong duktungan, yung pinaka dead end niya, eh, pagsalpak, nakantikit din siya. Ayan, kita niyo. Ayan po, yung pinaka dead end niya. Ayan, diretso siyang ganyan. Ayan po yung mga kastik. Medyo patutuy-tuy lang natin na konti. Ito mga kastik, ito na yung kabuuan natin. Oh. Ang paglagay po nito, lagi niyo pong tatandaan. Ito po yung alba, dito niyo na isukat sa labas. Ito yung pinaka thread. Ayan. Yan po yung pinaka-thread dito. Tapos, ito pong ano, kung saan yung flooring, huwag nyo pong isasayad doon. Hindi po kailangan itong hose ay nakalubog sa nature para nakahang lang siya. Nakabiti lang sa mismong liquid. Ayan. Kung hanggang dito yung flooring, putulin nyo hanggang dito. Ayan. Ito po putulin. Plastic yan. Patantandaan nyo po. Maigay. Ayan. Kaya nga po nagkakaroon ng pagtagas kasi nga po kung maglagay sila halap dad ganito karami hindi naman kailangan gamit yan eh kasi yan eh binobomba lang nito pag bomba po nito yan papasok lang dito kumbaga mag ano siya rito yung mag parang magkano yung pressure aangat yung mga denature dito papasok po dito sa loob yun po purpose niyan hindi po yan purpose nito eh para higupin yung laman denature papasok dito. Kasi di na po ang nagmumula yung denature dito para ibuga dito. Kundi ito po yan, ang ano ito, yung ipump niya para pumunta dito. Yung pinaka, tawag dito, yung denature po natin. Kasi sarado yan eh. Ito lang naman yung mag-ano dyan eh. Ayan po. Kaya hindi po kailangan marami. Ito, isara na natin. Ayan po yan. Pero sa lahat po, para pagbubuka yun, huwag nyo po kalilimutan, hindi lagyan ng Teflon. Napakahalaga rin po ng Teflon para hindi po siya makasingaw. Ayan po yan. Kasi pag walang Teflon, sisingaw. Lalabas yung mga ating halimbawa, denature. Para maiwasan lang po natin na may tumagas. Ayan po yung kabuuan yan, mga plastic. Okay. Kukunin ko itong port action. Itong yan lang po yung casting ko. Oh. Napakasimple lang po niya. Yan po gawa ko. Ito po sa hindi gusto yung aking gawa, eh, siyempre, ito po yung kaya ko. Meron po tayong kanya-kanyang pamamara ng paggawa ng bolt action. So, kung may ginagawa kayong bolt action, nire-respeto ko po yun. Yung akin naman po, siyempre, ito po yung aking diskarte ng paggawa, aking pamamara. Dadako naman tayo dito sa barrel. Kakat ko po ito. Ito po, lagi yung napapansin, may nakakakita, may napapansin sa akin, may nagko-comment. Ang haba ng barrel. Kanya tayo ng ano, gusto. Halimbawa, gusto nyo po ng mahaba barrel. Kasi may purpose po yung haba ng barrel eh. Pang long distance siya, pwede short distance. Dalawa, pwede siya malapit pang malayo, pwede ano. Kagandaan, maganda po yung nagiging direction ating bala. Kaysa ikukumpara mo sa short barrel. Eh, short barrel po, malakas. Talagang malakas po talaga. Pero ang problema, hanggang saan po ba yung magiging limitasyon niya, yung ganda ng direksyon ng bala niya. Malakas, pero yung kanyang direksyon ng bala, hanggang saan, pababa na. Eh ito po, eh bago mo ba, siguro mahaba na yung mararating ng bala mo, bago siya lumiis, bago siya bumaba. So ganito po yan. Puputuloy na po natin dahil ito po yung hiling ng ating pong ipapagawa. Dito tayo lang ano ng ating pagproteksyon sa bata. Batalsikan po yung ating mata ng mga maliliit na ano to, maaaring ikasira ng mata niya, mabulat eh. Kaya kahit po tayo yan. Tatutong face mask para po hindi natin malangap yung mga pinong mga chemical nito, yung mismong maliliit na buti nito.
Okay, mga kastig, pagkaputol, hiyain natin. Medyo paligitin natin ang mga ito. Ayan po yan, mga kastig. Kailangan po natin pasok po sa loob para malinis yung pinakapalibot. Ayan. Magagawa tayo ng pinaka... Ito po yung pinakaan niya. Meron tayong pinaka binubilog dito na yung magsisilbing mag-stay dito. Kasi pangit po yung gagawa ka ng barel, wala namang suporte na kaano dito. Ganun ka lang ganun. Mukupir sa yung mga ganito barel. Kailangan mayroon siyang gahay na ganyan. At pero siya yung nakalagay dito na parang kapitan ito. Ay, dito po yan eh. Hindi pwede pong wala. Kasi kung wala, eh, hindi maganda. Pupupil sa yung tabi-tabi eh, hindi maganda tignan. Gagawa ka rin lang, di punitin mo na. Gagawa po tayo pinaka-ano dito, yung pinaka-kakapit dito, para sa pag-stay niya. So, kailan pag gagawa kayo sa mga kasyon, yung makalilimutan na maglagay ng face mask. Kahit wala pong coronavirus. Kaya meron po kayo dito. Kasi, yung mubo po nito, syempre chemical po yan, malalangap yung pinupino yan. Maaaring magkasakit kayo ng sabaga o makapekto sa ating kalusugan. So, gagamitin natin ito. Pakatan natin. Importante rin po na meron kayong gatong level para makuha nyo po yung tamang sukat. Panta yan. Ano po panta eh? Gagawin natin. Ayan po. Aliyan po natin ito. Sipa. Ayan. Ayan. Ang matuwid. Plastic. Para dito po yan sa gagawin natin. Kailangan medyo ano pa siya. No? Ito po yung lalagyan natin ng ano, styrofoam ng ating pong super glue. Yan po yan. Para dyan po yan. Ito po yung pinaka sliding niya sa barrel. Saka po natin lalagyan ng lagyan po natin. Hindi po natin matuyo yan. Hindi na po natin pwedeng bitawan yan. Kasi pag bitawan natin yan, mawawala po yung kanyang alignment. Hindi maganda yung ano niya. Pwede naman magtabi-tabi kayo, siyempre. Sabi ko na, kung gagawa rin lang kayo ng ano, edi gawin na natin ng maayos para pulito yung pagkagagawa. Makita man, ng mga ibang makikakita, maganda yung gawa nyo. Hindi mapupulaan, kundi mapupuri. Siguro, mapupulaan siguro yung iba. Yung medyo parang siguro, may galit na siguro sa mundo. Basta makikita nyo po ito, mga kastik. Mamaya makikita nyo. Makikita nyo, mga kastik. Mamaya, mais na yan. Pakuformay natin ito. Lahat ng pwede kong gawin, gagawin ko dito sa paggawa na ito. Sa request na ito ni... pangalanan? Raymond. Kalupi. Gagawin ko best ko dito para sa'yo. Pagaganda natin ito. Siyempre, ayoko rin mapapahiya ko sa mga nag-cure sa akin. Hanggang mare, gagawin ko yung best ko. Pero,
hindi po ako perfectong tao, hindi po ako perfectong gumagawa ng PVC. Maring magkaroon po ng problema o sira o problema na hindi po natin, kasi sa mga gumagawa naman po ng mga ganito, kahit po sa mga baril, ako nakilang baril po ako, nakilang portfolio na nabibili ko, na nagkakaroon po ng problema din, kahit sa spring, sa trigger, minsan may sumasablay, kumbaga yung kanyang bala, sumasangat doon sa pinaka barrel, yung sa slide yung kanyang barrel mismo. So, maring magkaroon problema, kasi nga, hindi man tayo talaga expert sa paggagawa nito. Kumbaga, ako po yung gagawa nito, gagawin ko lang yung best ko para dito. Gagawin ko. Okay na po, maastig. Ayan, straight. Yung pinaka PVC plug niya. Sa 20mm to. So, para dito yan. Tapos yung tatalo pa niyan para i-connect doon sa pinaka igniter. Ayan, doon sa pinaka ano. Ay, kita nyo po, mga kastig. Yep, dito yan. Ayan, mga kastig. Tingnan nyo mabuti, oh, para po masundan nyo po yung aking gawa. Ito po, ito naman kanyang, ito po yung kanyang ano eh. Ayan, katulad ito. Pumulan silang handle na laruan na pwede naman. Sir Raymond. Sir Raymond, ayan o. Hindi pwede itong ano mo, itong yung toy gun para gawin natin handle doon sa ano mo. Kasi yung lagay niya rito, hindi siya pantay. Pa-slide. Bukod doon, hindi kakasya yung pinaka natin, yung pinaka-gatilyo ng kitchen lighter. Titigan ko pa rin yung magagawa ko kung ano po pwede pa. Okay, paklasin na natin ito. Ito yung gagamitin natin dito para i-convert dito sa itong kitchen lighter. Pero kung tutusin mga kastig, kung talagang gusto nyong makagawa, pwede naman siya ito lang, oh. Pwede siya ito, tapos idudukyo nyo lang dito yung pinaka, yung wire niya, yung dalawa. Pwede din eh, tapos lagay siya ng PVC rito. PVC nga yung hawakan, yung handle. Discarte nyo lang. Lagay nyo lang siya. Di ba, mas maganda rin. Kaya lang, siyempre, yung iba, katulad ko, gusto ko yung laruan. Pero pwede rin naman to. Kung talagang gusto nyo lang ng milibangan, pwede naman yan. Kaya lang, siyempre, iba, gusto yung talagang laruan para maganda tingnan. Ayan, kunin nyo ganyan. Ayan, gano'n nyo. Ayan. Ang kukunin nyo lang po dito, ito. Ayan. Igniter. Itong igniter. Plastic, ito yung ating housing. Ito yung housing ng pinaka-igniter natin. Siya po yung papasukan ng ating igniter. Ito po yan. Plastic, ito yung gagawin natin. Ito yung pinaka-housing ng kanyang igniter. Ginawa natin yan. Pinagdikit-dikit tayo ng pantay-pantay namin. Mas papasok po natin dito. Medyo hindi naman kailangan manunog ng luwag. Yung tama lang. Ayan, ganyan. No? Ayan po. Pagkapasok po niya, siya pilagyan niyo po dito ng sapi niya, yung pinaka black. Para pag pindot ito, naka-haring, meron siyang naka-black dito para doon sa igniter. Ito niyo po yan, mga kastig. Medyo talagang napaka-busisi pa talaga ng paggawa niya. Hindi basta-basta yung ang paggawa. Kailangan talagang gagamitan niyo rin siya ng tamang diskarte. Kasi pag hindi kayo madiskarte, siyempre, parang mawala na kayong gana, parang hindi nitutuloy. Pero para sa challenge yan, kasi gusto nyo makuha eh. Sa akin, mas mahirap, mas nilas natin challenge na mas gusto kong gawin siya. Ito mga kastig, ito gagawin natin dyan. May ibang discarte naman dito. Nagawin natin dyan, ito, papasok lang natin dito sa loob, pinaka-loob.
Bali, okay natin sa loob. Puputas tayo para magayos sa loob. Saka natin ipapasok to. Papasok natin sa loob. Bali, ganyan yung style niyan. Tapos dito babanggaya pag dito yung gatilong to, tatama to rito. Papasok nyo. Okay. Gagawa na po tayo ng ano dyan. Paraan kung paano. Ano. So ngayon ko lang po nagawa. Madali naman. Masaya ko na sa'yo. Pag-abang gumagawa kayo na, ang PBS na matagal. Lumalawak yung kalaman nyo. Saka yung diskarte kung paano siya gagawa ng mga remedyo o paraan. Kasi hindi natin pwedeng gamitan ng grinder to, di ba, ng maliit yung space niya. Hanggang magkasya po rito yung pinaka-housing. Napaka-busisi po talaga. Dito yung dinapapasin sa Thailand tayo yung mga tutorial. Bibira kayo makita na gumagawa nila yun. Kalimitan sa kalag, ginagawa nila. Ito na lang mismo ang ginagamit nila. Pakastigan ito yung gagawin natin. Kasi isa kong iba kong ginagawang gatilyo pag compared sa ganito. Ibang diskarte. Ito na may iba naman po ito. Dito ko rin siya binutas mismo sa may ano. Hindi ko na po siya ginamitan ng gatilyo ng usay kitchen lighter. Kundi kung ano yung gatilyo nung binigay sa akin, yun na rin ang ginamit ko. Ito lang yung ginamit. Kasi hindi nga kasya. Hindi siya pwede magkaroon ng kanal doon kasi napakaliit ng space. Kaya ganito lang ginakumpara. Pwede naman siyang ganyan. Kaya sabi ko sa inyo, maraming paraan, maraming diskarte. Nasa tao na yun kung anong diskarte gagawin niya. Ayan po yan. So, nalagyan na po natin ng glue stick ang ilalim niya. Ayan na natin yung glue stick. Kung pwede, sa atin po siya lalagyan ng glue stick sa loob. Pwede naman siya. So, kaya po natin nilalagay niya para po magsilbing protection din para tinibigay po yung kanyang pinakapundasyon. Siyempre, gagamitin po natin yan. Siyempre, kailangan eh matibay po yan. Pag-combat kayo ng pinakaano dito, yung parto nito. Parto yung isibing parang hanger. Dito po yan. Mga castic, ito na. Gawa na po yung kanyang pinaka gatilyo. Yung toy ganyan, na-convert ko na. So, ayan po yan. Oh. Ito po yan. Ito po yung kanyang building na toy gun para dito. Ilalagay po natin dito yan, mga castic. Saan ba maganda na eh, dito? Doon ang dapat manda. Okay, mga castic, dito natin ilalagay ito. Dahil ito yung gusto ng asawa ko, dito ko ilagay. Kaya dito ko pa siya ilalagay. Tapok po natin. Mamaya may tatakpan din po ako mamaya. Marami po ang ginagawa. Okay, castic, ganyan po. Tuktok po natin dito yan. Tignan natin kung gano'n pa kahaba. Wala na po tayong tape dahil yung nagpagawa po sa akin, hindi lang po bumuli ng correct po mga castic ha. Ayan, bigyan po natin ng tape siya. Tapos pwede naman po puting tape ang ating bigay kahit hindi na yung electric tape, pwede na po ito. Basta ganda nyo lang yung pagkakatalo. Ito po yan. Okay. Pakastig ito yan. Idetretso po natin, sisilipin natin may ito yan. Ilalagyan po natin yung pinaka-ilalim ito. Yan. Yan po yung pinaka-ilalim. Tapos sipati po natin doon sa pinaka ano, matuwid. Kasi pangit naman po kung hindi maganda yung pagkaka ano niya.
Kailan po talaga tuwid yan? Hintay po natin medyo matuyo-tuyo siya. Hindi po yung mga kastika. Kailan po talagang tuwid siya? Medyo mahirap lang. Hintay po natin matuyo para may fix status sa lamigay. Yung mga kastig, musok siya, siguro yung pagkakagamit kaya siya, hindi ko alam kung gagana pa. Pag hindi ito gumana, baka sa isang tap pa makuha ni Sir Raymond to, kung hindi naman natin, bahal po lumabas ko yun eh.